Welcome mga paps. Ito po Aerox. Yan po. Problema niya mga paps. Ang problema, may lumalagutok. Ano sir? Lumalagutok ba? Lumalagutok na lang. Parang may bayo pababa or yung sa angat niya. Check natin mga paps. Baka ma-encounter nyo rin to. Sa ating may mga Aerox lover. Sa ating Aerox lover, paki-watch nyo ang video at para at least may ma-share kami sa inyo. Kahit ano lang, simple lang mga kaibigan. Anong papansin natin? Medyo minamalambot ko ang ano nito eh. Ang spring ng Aerox. Kung ikukumpara mo sa mga ibang motor or mope, scooter to eh. Ayan o, pagpapansin mo pala o. Kaya pala malambot. Ito nyo kaya pala malambot yan. Tapos kung nahinaplos nyo mga paps, nakita nyo yung langis, syempre pore fluid to. Subukan natin palitan to ng langis mga paps. Gawin natin pang tricycle to mga paps. Yung design sa tricycle, medyo pa lalaputin lang natin yung oil, yung fork oil. Tapos sapian natin to mga paps, kung anong magandang mangyayari. Okay po. At tuloy-tuloy lang po. At salamat po sa pag-watch ng ating videos. Okay po. Okay, welcome mga paps. Nag-create tayo ng ano, dito pala nag-create. Bumili tayo ng bolt. Size to 3/8 na millimeter or fine thread. 34 millimeter. Ano? Wala ako na eh. Ito po mga paps. Simula po rito saka rito sa huling nut, 34 millimeter po yan. Ayan, insert po natin dyan. Lock po natin. Okay po. Yan po ang sikreto. Na hindi na nga sikreto, alam nyo na yan mga paps. At lalagyan po natin yan ng ano, ng power oil. Pero hindi po ito tutti oil. Kumuha po ako ng number 40 na oil. Yung razor lang po habulin natin. Okay po, number 40 na oil. Instead na fork oil, ito po ang gagamitin natin, number 40. Nilagay ko lang po rito sa butelya ng tutti. Okay po. Okay, saglit lang po ulit. Okay po mga paps, medyo malabo lang kung makikita nyo, nandun yung oil. Pagka po magsasalin kayo ng oil, ilulubog nyo po ito. Pag po kayo magsasalin ng oil na nakaangat ang ating inner tube, pakilubog. Tapos po, salinan po natin ng langis. Tapos yung amount ng langis, hanggang dito lang po ang level. Pag sinalin po natin, syempre lulubog po muna natin, hanggang dito po lang yung level. Kasi po, pag tinaas mo yan, mawalan po yan ng ano, ng hangin sa loob, hindi mo na po yan maibababa. Okay po. Pagka inilagay mo na po yung oil, huwag nyo pong kalimutan na ano, i-up and downs mo para ano, hindi ko masabi yung saktong termino mga paps eh. Bombahin mo kung anong magandang termino rito. Ganyan lang po. Mga 5 times, 3 times para po mawala yung hangin doon po sa kailaliman ng ating outer tube. Okay po. Okay po, ganyan lang po yan. Kadali mga paps. Tapos, kabit nyo na po yung spring. Ito marami itong tuntunin eh. Nakita po itong low pitch. Pagka sa Suzuki, kabaliktaran yan. Ganyan ang pasok niyan. Pero pagdating po sa mga Honda, Yamaha, ito ganyan. Ito pong lower pitch ang pailalim. Ayan po, diba? Ayan po. Pero kahit magkabalik tayo, gaganin. Okay po, matapos nating taas baba, bombahin. Ikakabit na po natin yung ating sikreto. Ito po yung sikreto, na hindi sikreto. Simula po doon, hanggang dito po sa ikalawang na 34 millimeter po ang size niyan. Okay po. Huwag po niyong kalimutan para mag-additional ng tension doon po sa malambot na spring.
ng ating Aerox. Insert po natin yan. Medyo magalit lang insert yan. At iwas po, iwas po kasi talbog ha. Talbogan kayo nito. Takip. Okay po. Kasi ito yung lock. Tala naman po yung lock niya. No? Okay. Saglit lang. Magpapatutulak pa po ako. Ha? Okay po. Okay po mga paps. Nabaliktad. Ang dapat po insert ito pag ganito mga paps. Nagawa ko pag ganito. Okay po. So ang pasok po niya pag ganito. Para po yung lock nakatago dun po sa group. Okay po mga paps. Oh mga paps. Kasi pag nagkabaliktad, makikita nyo rito yung lock ring. Ngayon, pagka sakto na siya, narito yung tapered. Hindi mo makikita, oh, nakatago. Okay po ha. Sakit lang po ulit. Ito po, nilaro ko. Siyempre, medyo maliit ang braso natin mga paps eh. Okay, yun pa lang, lalo kung may bigat na ito ng motor mga paps. Nakita nyo yan. Sabihin, okay naman yung 34 mm na kalang natin. Malalaman natin pag kinapitan natin yung mami. Okay po. Sagit lang po ulit mga paps. Baklasin pa natin itong isa. Sagit natin itong isa. Okay. We're back! Ano po ha? Ito naman yung kabilang ano, leg ng port. Ano po? Galing po natin yung lock dito mga paps. Pasensya na po kayo ha. Ayan, pero at least salamat po. Walang sawang panonood niyo mga paps sa video natin. At thank you po ng marami. Lagi ko na sinasabi. Shoutout po kay Kuya Joel at saka kay Ate Marie. Yan po sa munisipyo namin. Kay Sir Joel. Sensya na po, hindi ko kayo nabati nung nakaraan. At thank you po sa pagiging YouTube friends. Thank you sir. Ma'am. Si Ate Marie. Siyempre po. Si Ma'am Marie. Opo. Thank you. Alam po mga pa. Tukod-tukodan nyo lang yan ganyan mga paps. Pasong pwede nyo na mga ano, maninipis na ano. Ano rin pala ito oh. Makikita nyo po oh. Ilan taon na po kayo ito? Ah.
Tayidin nyo lang, Pax. Yung iba naman ito, nakikita ko. Nahugasan nila ng ano ito eh, crude oil. Pero mas lalong gumaganit eh. Nahugasan nyo. Ganyan lang yan, mga sir, mga ma'am. Tungko sa ating mga aero lover. Sukatin natin to 34 mm para equally size yan. Sukatin natin. Itin po natin yung mga bato. Itin po nyo yan. Last check nyo ulit kung 34 mm pa rin. Salingin lang po nyo na nakalubog ha. Okay. Nandito lang po yung level ng oil mga bak. Tapos yung ano, para po matanggal yung ano, hangin sa loob. Tapos check mo po yung level, bumaba. Narito na po, hanggang dito dapat. Nagdagaan nyo po mga pa. Lower pitch, may lalaman. Tapos po yung ating sikreto. Hindi na sikreto ngayon yan. Tapos po, itong ibabaw. Ito naka-tapered. Ito po ibabaw. Hindi po nakaganito. Kasi makikita yung lock. Ito po, safe po yung lock dito. Okay po, kabit na natin mga paps. Para ma-try na yung manager ko.
Yung ano ba ang ano? Okay pa. Ganyan lang naman. Kung anong pinagbabaklas nyo, ganun din ang pagbabalik nyan, mga paps. Okay, malalaman natin yung tension nyan mamaya. Okay po. Sagit lang po. Tapos na mga paps. Test drive na lang to. Okay na to.